Kamusta mga tol? Talo, 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 talo kay Aling Indonesia. Anyari dyan? Tirayin na natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Pilipinas pahingi ng ingay. Pilipinas pahingi ng ingay. Pilipinas pahingi ng ingay. Pilipinas pahingi ng ingay. Pag sinabi ko pangalan, sabihin mag-resign na. Okay? Okay? Pag sinabi ko pangalan, sabihin mag-resign na. Okay? Okay, Coach John Reyes. Coach John Reyes. Parang dito sa kanan yung ingay eh. Parang dito sa kanan eh. Ano? 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 Ano ngayon ha? Ano? Ano na pala nyo? Ano? Magsalita kayo ngayon. Maggabang kayo ngayon na hindi natin kailangan ng foreigner na coach. Local coach lang pwede na daw eh. Kala nyo kasi no? Kala nyo eh. Basta-basta lang eh no? Kala nyo kasi kakayan-kayarin lang natin to eh no? Kung tao sa tao lang talaga yung pag-uusapan, hindi hamak talaga, mas malakas talaga yung gilas kaysa dito kay Aling Indonesia. O tapos, ano? Ano nangyari? Aba syempre, malakas tayo eh. Pilipinas lang sa kalam. Feeling Team USA tayo, di ba? 1 week, 2 weeks preparation, pwede na yan. Lakas natin eh. Walang kadala-dala. Eh by hanip eh, talo pa natin yung Team USA sa haba ng preparation natin. Nakiksi-iksi eh. Prepared na prepared talaga tayo. Handang mamatay sa gyera, no? Kanya-kanya sugod kahit walang bala. Feeling Cardo Dalisay lahat eh. Yeah, yan tayo eh. Yan tayo, magaling eh. Hindi ko to i-breakdown mga tol ha, kasi gusto ko talaga magtatalak ngayon eh. Ang saya kaya, di ba? Sampal ito sa mukha ng mga leaders natin ng Philippine basketball. Meron tayong sistema under Lolo Dolphin, di ba? Na unti-unti na talagang nahihinog eh. Malapit na nga mahinog eh. Naaamoy na nga namin manggahinog na eh. At talagang sinusuportahan 'yon ng karamihan ng mga Pinoy kasi 'di ba? Nakita natin yung pagkakaiba doon eh. Nakita natin kahit mga Pinoy yung mga players doon, ay pwede pa lang parang European tayo, no? Pwede pa lang ganoon, no? Merong teamwork, merong sinusunod sistema, praktisado talaga yung mga players. Walang buhay at madribol si Balanggil Lamisan madribol eh. Pero anong ginawa natin, ha? No, anong ginawa natin? Ngayon kayo magyabang. Tinapon natin yung pinapahinog natin at bigla natin pinalitan na malapit na mabulok na ugat. So ano kayo ngayon? Ako mga tol, siyempre naman no, naiinis ako na natalo yung gilas kay Aling Indonesia. Pero at the same time, natutuwa talaga ako eh. Siyempre kontrabida ako palagi, di ba? Natutuwa ako mga tol kasi sa sobrang dami kong nabasa ang comments sa pagkatalo ng gilas, hindi pala ako nag-iisa. Nababag yung puso ko dito eh. Siguro parang mayroong 31 million na Pinoy gusto talaga matalo yung gilas dito eh. Para lang magkaroon tayo ng pansampal, di ba? Baka sakaling matauhan yung mga ogang na basketball leaders natin na wag na gamitin ng bulok na ugat at sistema. Tama na, wag na. Tama na, sobra na eh. Dribble drive hanggang mamatay. Didiretsuhin ko na mga tol ha. Ibalik nyo na si Lolo Delpin. Sawa na kami sa ganyang style na kanya-kanya eh. Sawa na kami sa ganyang kulang na kulang sa preparation. Sawa na kami sa ganyang maraming dahilan kapag natatalo. Kesyo wala si ganya, wala si Japet, wala si Bulek, wala si Papa Dwight. Niluturo, mali-mali yung mga tawag na referee. Wag na, tama na. Sawa na kami, tawang sawa na kami. Sawa na, sawa na, sawa na. Epektos ako na kayo lahat dyan eh. So dahil ayun, kulang na naman tayo sa preparation, anong ginawa natin mga plays? Actually mga tol ha, hindi dribble drive yung ginamit natin dito. Pinaliwanag ko na dati yung dribble drive eh. Malayo yung dribble drive sa ginawa natin dito eh. Ang ginawa natin karamihan, horns play. Tapos kapag broken play na, doon na ngayon pumapasok yung mga drive na lang mag-isang Jollibee time na eh. Tsaka yung mga pick and roll lang. Tingin ko ha, horns play kadalasan yung ginawa nila kasi eto yung palasak na play na alam na halos ng lahat ng players eh. Kulang sa practice time, di ba? E di syempre, gumamit ka ng plays na alam na nila, madali nila matatutunan to eh. Tapos, 12 yung players ng gilas, di ba? Pero ilan yung ginamit? 8 lang, hanip eh. Yung mga dating gilas players na bata pa, hindi mo ginamit? Bakit? Sabihin mo! Syempre, wala kang tiwala, di ba? Ganun lang naman yun eh, huwag na tayo magplastikan dito. Pinag-point guard mo sino? Si Matthew Wright? Ano yan? Akala mo si Papa Dwight yan na pwede mag-point guard? Bakit yan? Wala ka bang ibang point guard? Isang katutak ang point guard sa PBA. Kunwari ha, sabihin ko sa'yo, pag point guardin ko kaya si Klay Thompson, okay lang ba yun sa'yo? So ano yan? Sablay din ba yung selection ng mga players kaya 7 o 8 lang yung ginagamit mo? Samantalang sa Southeast Asian Games, di ba? Pwede maglaro yung mga PLM dito kagaya ni na Chris Ross, si Stan Hardinger, si na Pringle, tsaka sa katutak ng mga PLM, pwede talaga eh. O bakit? Bakit hindi na naman kinuha? Sasabihin mo na naman, ayaw na naman magpahiram ng players ng ibang team. Kaya sasabihin mo, walang players, hindi pwede yung iba, ay sumali eh. O kaya nga, diba? Kaya nga, eto na naman tayo eh. Meron na tayong dinedevelop ng mga batang players kasi dati na natin problema yan eh. So ano yan? Bumalik na naman ba tayo sa dating problema? Wala kayong kadaladala eh.
Tapos di ba, yung kadalasang lamang natin sa mga Southeast Asian countries kagaya ng Malaysia, ng Thailand, tsaka ng Indonesia, di ba? Yung lalim ng bench natin palagi. Dati-rate, di ba? Halos buong laro nga nag full court press tayo dito eh. Pressure defense palagi kasi malalim nga tayo eh. Marami tayong players eh. Kaya natin magpalit-palit ng tao na hindi bumababa ngayon yung level ng laro natin. Pero asan yan ngayon? Asan? Wala eh. Bangko yung apat eh. Pagod yung mga babad, di ba? Pero prop sa Indonesia mga tol, no? Yung nakita ko sa Indonesia sa larong ito ha, yung parang Gilles 1, naalala nyo ba yon? Sina Christu, si Baroka, tsaka si JB Casio, di ba? Marami silang tinitira sa labas, maraming screen sa mga dumadrive. Kaya kahit ngayon mas maliit yung mga guards nila, naging useful pa rin sila kasi 13 out of 31 sila sa 3 points. At 1 point mga tol, no? Tumira sila ng 5 sunod-sunod na 3 points, 5 ha? Doon sila lumabang bigla eh. Kaya nga siguro nandiyan si Coach Toro man, di ba mga tol? To develop yung mga young players ng Indonesia, o yan, ayan na nga, di ba? Hindi na sila tarante, hindi na sila kabado betlog eh. Meron kasi silang sinusunod na magandang sistema. Tapos nagkaroon din sila ng 4 na may tiro sa labas na magaling din eh. At meron silang isang naturalist player na 5 na pangtapat naman nila ngayon kay Junmar. Tapos mga tol, no, kung napanood nyo yung laro, last few possessions na crucial, anong ginawa natin? Binigay lang natin kay Matthew Wright, no? Jollibee time na raw eh. Nakashoot siya ng crucial na 3 points ha. Pero dun sa next possession na panablasan na sa uli, no, sumalaksak dun si Matthew Wright at alam na talaga ng Indonesia eh. Hindi ito papase, titira talaga to eh. Kaya no, baon sa pansitan. Eh syempre hindi naman papasa talaga yan, Jollibee time na yun, titira yan. So ano na? Wala naman tayong magagawang mga fans, di ba? Malakas yung kapit nito eh. Wala eh, di ba? Siguro ako na magpapasweldo sa Gilas, no? Para ako na yung pipiri ng players eh. Bakit ba kayo ganyan? Bakit kami mga fans nakikita namin yung mali? Bakit kayo hindi? O sadya makapal lang yung mga mukha nyo? Pag sinabi kong pangalan, sabihin mag-resign na, okay? Okay? O ayan ang panghimagas, mag-like ay mag-hater ni Coach Choke.